Hey mga ka-Twin Bakers! Kamusta po kayo? Pasensya na kayo at ngayon lang kami nakapag-upload ng video ni Vira. Halos sunod-sunod kasi yung po-order namin nung nakaraang araw. So yung ginagawa ko nga pala dyan sa video is nag-chop ako ng chocolates. So yung ginamit kong brand ng chocolate dyan is Van Houten. Ewan ko ba kung tama ba yung pronunciation ko. I-correct nyo na lang ako. So yung mga 2 kilo nga yung chinap ko dyan na chocolates. Then tutunawin ko siya using double boiler na method. Nag-add din ako ng 2 pack ng all-purpose cream. Then minix ko lang silang 2. So yung ratio nga pala ng ginamit ko sa ganache is 5:1. 500 grams ng chocolate and 100 grams ng all-purpose cream. Gagamitin ko kasi yung chocolate na yon para dito sa cake na to kasi may order si Vira na full fondant na cake. O diba, may nag-order ulit ng full fondant after 100 years, charot. Minsan lang kasi talaga may nagpapagawa sa amin ng full fondant, once in a blue moon lang talaga. So yung size nga pala ng cake na to is 8x4. Then chocolate ganache na lang din yung pinang-feeling ko dito sa cake na to. Medyo runny pa nga dito yung chocolate ganache ko kasi kakagawa ko lang din. Hindi ko na din hinintay na mag-set siya. Kakagaling lang kasi sa chiller itong mga cakes na to bago ko lagyan ng filling, so magsiset pa din naman siya. Mga alas 2 na nga to ng umaga kami nag-umpisa dito ni Vira kasi yung project namin nung araw na yon is customized, madaming details sa cake, may mga 3D toppers pa, tapos may full fondant pa, so yan, hindi pwede na tutulog-tulog. Sa pag-cover naman ng chocolate ganache sa cake, hindi ko na nire-reach yung peanut butter consistency sa ganache. Kahit na medyo runny pa siya, ibuhos na lang ako. Basta malamig lang yung cake. Bali, ang ginagawa ko na lang is nag-first coating muna ako. Then, nilalagay ko ulit sa chiller mga 10 minutes. Then, kinukuha ko ulit. Then, saka ko siya bubuhusan ulit ng chocolate. Bali, parang second coating na to. Kaya masasabi kong sulit na sulit yung ibabayad ng customer pag mga ganitong full fondant. Kasi nakailang buhos din ako ng chocolate dito ha. Medyo mahirap pa nga pakinisin yung mga ganito. So, yung ginagawa ko is babalik ko na naman ulit sa chiller. Like mga 10 minutes. Then, saka ko magpa-final coating ng chocolate ganache. Habang pinapalamig ko nga tong cake na to, is ika-crumb coat ko na tong 2-tier cake na project din namin nung araw na yon. So, yung size ng cake is 8x7, then yung pinang-feeling ko lang din is chocolate ganache. Then yung size ng cake drum na ginamit namin dito ni Vira is 14 inches since customized cake nga to, then maraming details sa harap. Pagkatapos ko nga i-crumb coat tong cake na to, ibabalik ulit sa chiller, then ipa-final coating ko na yung chocolate ganache na ginagawa ko kanina. So yung matigas na nga yung cake ko dito, nag-fully set na talaga siya since galing nga sa chiller. Bali, ang gagawin ko na lang is magpa-final ganache na lang ako dito para mapakinis ko na siya ng bongga. Habang nagpapakinis ako ng cake, basahin natin yung comment dito ni Ma'am Aurora. Sabi niya, if you're not going to speak in English, don't speak at all. People that see you are American citizens. Akalain mo yun? Ako po yung mag-a-adjust, charota. Huwag na daw kami magsalita kung hindi kami mag-i-English. Baka naman maboring na yung mga viewers namin pag ganun. Pero syempre, nakakatuwa lang kasi hindi lang mga Pilipino yung nakakanood sa amin, kundi yung nasa ibang bansa. At yun lang, disadvantage lang kasi hindi naman tayo fluent magsalita ng English. Baka di pa natatapos yung voiceover ko, eh dumudugo na yung ilong ko. Pero siguro pwede naman, maglagay na lang kaya tayo ng subtitle. Pwede kaya yun. So yun at last, napakinis ko na nga dito yung cake. Then ibabalik ulit ito sa chiller para mag-set ulit siya. Then yung sunod kong inaisingan is yung 8x5 na vanilla chiffon. Bali, yung design ng cake na to is safari theme cake din. Yung cake na to is para sa suki namin na mag-graduate na sa amin. Yung ginagawa namin ng monthly cakes, nalala nyo ba yun? Si Brownie. Ito yung cake niya last month na ginawan din namin ng vlog. So yun, chinecheck ko nga dyan kung pantay na nga yung cake. Habang nag-icing nga ako ng mga cakes, eh busy din tong kambal ko sa paggawa ng mga toppers na ilalagay namin mamaya sa 2-tier cake. At nakaramdam na nga ako dyan ng gutom, kaya naman kumain muna ako ng agahan kasi feeling ko napakahaba ng araw na to. At hindi tayo pwede magutom. At syempre, pinarisan ko na din to ng kape. Pagkatapos ko nga kumain, eh nilabas ko na to sa chiller tong cake na to. Then, tinabasan ko yung nasa edges part para ma-achieve natin yung sharp edge. Then, frinostingan ko na nga tong bottom tier ng 2-tier cake namin ni Vira. Gumamit lang ako ng onting yellow at onting red para ma-achieve yung ganyang color. So, yung design ng cake na to is safari theme cake. Ito talaga yung cake ni Brownie. Bali, yung isang kaninang 1-tier na frinostingan ko is parang pang-gift ata sa kanya. Iba yung nag-order. Naglagay lang ako ng 6 na dowels. Then, kinat ko lang siya ng kapantay dun sa cake. Medyo nahirapan nga ako sa pagtusok kasi tumigas na yung chocolate dun sa fillings na nilagay ko sa cake. So, for the top tier, ubi moist naman ang flavor ng cake na to.
Then, ang size niya naman is 6 by 7 inches na yung height siguro nito. So, yun, same color lang din yung nilagay ko sa frosting. Then, tumusok lang din ako ng tatlong mahabang stick. Tagus din yun dun sa cake drum para sureness na hindi aalis sa pwesto yung bottom tier na to sa cake drum. Pagkatapos ko frostingin yung mga cakes, ikagad naman namin dinisign na ni Vera yung mga cakes ni Bronnie. So yan, tag-isa kami ng cake, sa akin yung 1 tier at kay Vera naman yung 2 tier. Natapos naman gawa ni Vera ng mga toppers yung para dun sa 1 tier, kaya naman ako tamang dikit na lang dun sa cake. Sabi ko nga bibilisan ko para matulungan ko siya dito sa 2 tier since gusto ni ma'am ipipick up yung cake by 10 a.m. eh mga 9 o'clock na yun ng umaga. Nung natapos ko naman gawin yung 1 tier, hindi ko naman alam kung na may tutulong ko kay Vera kasi feeling ko caring-caring niya naman gawin yan at ilagay yung mga toppers. Kaya sabi ko na lang sa kanya, bibidiyohan ko na lang siya kung paano niya nilalagay yung mga toppers dun sa cake. So yun, mapapasana all na lang tayo sa may wagang kamay niya. Kung ako lang siguro gagawa nito, hindi ko kakayanin ng isang araw. Buti na lang partner in crime kami dito sa negosyong ito. Nahahati kasi yung pagod, hehe. So yung gusto nga pala namin magpasalamat kay Ma'am Jocelyn, ang mami ni Bronnie, sa isang taon na pag-order sa amin. Pero parang nakaisang absent tata sa amin si Ma'am nung December. So yan, thank you so much po Ma'am sa always na pagtitiwala sa mga gawa namin. At more more blessing pa po na darating sa family nyo. And belated happy birthday baby Bronnie. Sorry ngayon ko lang na-upload tong video na to kasi sobrang nakakaubos ng energy nung mga nagdaang araw. Actually, matagal ko na na-edit tong video na to, kaso hindi ko pa siya na-voiceover. Ngayon ko pa lang siya na-voiceover. Pag kasi wala kang energy, parang di mo naman alam kung ano yung sasabihin mo. Kaya dapat kapag mag-voiceover ka, dapat nasa condition din yung katawan mo, nasa condition din yung utak mo. Baka mamaya kasi kung ano yung pinagsasabi ko dito, charis. So yun, flex natin yung cake ni baby Bronnie. So yung price nga pala ng cake na to is 5,500. Soft icing with fondant details. Then yung customized cupcakes na pinagawa din ni ma'am is naibigay lang namin ng 650 ang 1 dozen. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all po. So yung next cake naman is Minecraft design naman yung ginawa namin nung araw din na yon. Then gumamit lang ako ng ganong molder para dun sa mga squares para even yung sizes nila. Then kalalabas nga lang din nito sa chiller tong cake na to kaya medyo nagpapawis siya. Then hindi ko na rin din siya pinunasan para dumikit yung mga square na fondant. Then, in-alternate ko lang din yung mga colors. Hindi ko na din ginaya dun sa pictures kasi baka malito-lito na ako sa kakalagay ng mga squares na to. Medyo nagkamali pa nga ako dito kasi dapat inuna ko muna tong mga squares na to bago ako maglagay ng color green dun sa top. Actually, inulit ko pa nga yan kasi hindi nga pantay dun sa, alam nyo yun, dun sa square na nilagay ko. Then yung design ng cake na to is may drip din na fondant. So yan, ito nga pala yung peg design ni ma'am. Kaya mali talaga yung nagawa ko na inuna ko yung dun sa top. Dapat tinapos ko muna yung mga squares na to para pumantay siya dun sa mga squares. Gets nyo ba ako? Ang hirap mag-explain. So yung gumamit lang din ako ng edible glue para dumikit yung drip na yan dun sa cake. Then pinunasan ko nga to ng malinis na tela para makuha yung mga chocolates, yung mancha ng chocolates. Then nagbrush din ako ng water dun sa tiles ng square na yan. Then yan, pagkatapos nga niya, nilagay ko na yung mga details. Then ginawa ni Vera. Then yung mga edible toppers na yan. Si Vera din gumawa niyan. Nakakabilib talaga siya kasi from animals kanina sa safari. Then ito naman para naman sa Minecraft. Siya din gumawa nito. At yung napapansin nyo sa drip ko, ewan ko ba bakit nandyan yung guhit niya. Hindi ko muna na-check yung cake ko kung nasa center ba bago ko nilagay yung drip. So yan, ito na yung finished product natin. May 24 pieces din na customized cupcake si ma'am, which is Minecraft din ang design. So yun, shoutout natin si ma'am Ali na nag-order nito. Thank you so much po ma'am. At dito nga nagtatapos ang ating video. Thank you for watching guys. God bless us all.